Hello mga Tropa Peach, this is Timba Haydarnet again, signing on, vlog on. Ayan nga guys, no? So magandang hapon sa inyong lahat. Hapon na naman nag-vlog si Timbahay ngayong Linggo kasi may pinuntahan din ako kanina. Hindi ko na rin na-vlog kasi crucial. Ayun. Sabi mo, tulog na ako. So nasa highway, ayaw mag-reverse yung kanyang sasakyan. So L300 lang naman yun, no? Pero kaya naman, at kahit papaano nagawa naman po ng paraan. Sinasaludoan kita. Hey! So yun nga po, no? Una sa lahat, masaya ako kasi dumating na rin yung kinahihintay ko na Google AdSense. Ayan po. Ayan. Nirequest ko rin ito, matagal na, so kahit papaano masaya ako kasi dumating na nga po. Ayan, so kumakaway-kaway na rin. Ayan. Hey! Sinali ko sinundot ang kanyang eng eng. Tapos masaya ulit ako kasi mayroon na naman naka-appreciate na naman ng aking trabaho dun sa aking pinagtatrabahuan. So maraming salamat sa iyo, sir. Kahit papaano, inarecognize mo, na-appreciate mo yung ginawa ko sa iyo. At na tulad nga ng sinabi ko sa previous vlog ko, na bukod sa nakatulong ka na sa akin, at nakatulong ka rin sa aking pinagtatrabahuan. Ayan nga po, no? At pasensya na muna kayo guys kasi ano yung nire-request nyo sa akin na paano magbaklas ng intake manifold ng Nissan Almera tsaka magpalit ng spark plug. Ayan, so hindi ko muna nagawa kasi nasa labas po yung parking ngayon ni Timbahay Darnit at wala sa loob kasi mayroong ginagawa. Nagbibiro lang ako. Ayan, so ang i-vlog ko ngayon is napakahalaga rin to guys kasi napakahigpit ng traffic enforcer natin. Mayroon lang ilaw na hindi gumagana, automatic po yan, natitikitan na po tayo, no? Pagsabi ko pa lang sa iyo eh, nanganib na ang buhay ko eh, safe na safe. So ano nga ba yung gagawin ko? Ayan, so ito na yun guys, no? Uumpisahan ko na pagkatapos ng ating intro. Pagka ni-reverse light, nag-reverse ako. Ayan, so makikita nyo dyan sa video guys, no? Wala siyang, walang ilaw pero gumagana yung kabila. Yung kaliwang side ng reverse light is hindi gumagana. Ayan. So makikita nyo dyan guys, hindi na ako mag-check ng fuse. Ang i-check ko na lang din ay yung harness natin. Yung wirings, tapos yung sa socket. Ayan. Kung makikita nyo dyan guys, sa bandang video na yan, yung harness connector, pagka ginagalaw ko siya, ayan, nakikita nyo, pagka ginagalaw ko siya, umiilaw. So, ibig sabihin, hindi busted yung bulb, kasi umiilaw siya. So, saan na tayo next? Ayan, kung sa harness naman, walang putol, kasi nagkakaroon siya ng kuryente. So, ano ang next kong gagawin? Ayan. So, pagdating naman sa socket, yung harness, papunta sa connector, papunta dun sa ilaw. Pag chinik kong ganon, test, gamit yung test light ko, nung chinik ko, umiilaw siya. So, may supply. So, saan nga nagkakaproblema? Ayan. Ito yung maganda. Ayan. Pagka inuuga ko yung harness side sa likod, kukurap-kurap yung bumbil niya natin, yung bulb. Bakit? Dahil naglulus. Yan. Dahil naglulus yung sa may socket natin papunta doon sa may mga pins. Ayun, yung mga pins niya. So, ang gagawin ko doon guys, ganito. Ayan. Baka ma-encounter nyo rin ito guys, ang gagawin nyo lang, ihigpitan nyo lang po yung socket connector na kung saan naglulus. Ayan. So yung socket connector nito at ang harness niya, ang kulay ay dilaw. Ayan. Yan po. Dilaw po yung harness ng reverse light ng Nissan Almera. Ayan. So ang gagawin ko,
ihigpitan ko po yan. Ang paghigpit, itutulak nyo lang. Pumunta kayo dun sa bandang gilid. Ayan, so na-zoom in na rin po. Ayan, para makita nyo kung saan ko siya tinutusok. Ayan. Ayan guys, no? So dito sa side at side, ayan, makikita nyo dyan. So sinisikwat ko siya. Ayan. Pagka sinikwat ko na yan guys, yung sinikwat ko na yan, ayan. So naglulus lang po yan. Ayan. So makikita nyo guys, sinikwat ko bandang gilid. Tapos testingin natin. Ayan. So pagkatapos nun guys, ayan, so papailawin ko na. Ayan. So umilaw na guys, no? So bago ang lahat, sa reverse, ayan, sa brake, ayan, may problema talaga yung, hindi naman problema, talagang yan yung isang weaknesses ng Nissan Almera natin. Minsan nasusunog yung ano, pagka ganyan, pagka naglulus contact, pwedeng mapundi yung mga bulb natin, tapos pag napalitan, mapupundi ulit dahil nga sa naglulus po yung contact doon sa likod. So para sa akin, bago kayo magpalit ng bulb, isecure nyo na po yung connector, yung doon sa may socket. Higpitan nyo na po yun, yung socket na yan, bago nyo isaksak ulit. Kasi assembly po yan eh. Pagka nasira po yung pinagsasaksakan ng mga bulb natin, automatic po yun, pati tail light. O, aywan ko lang ngayon kung mayroon ng separate na ano, yung doon lang sa may lagayan ng ilaw natin, o talagang buong ilaw. And so makikita nyo dyan guys, no? Dalawa na yung ilaw ko sa reverse light. Madaling lang gawin yan guys, basta magtiwala lang kayo sa sarili nyo at makakaya nyo yan. Kopya. Wow. Ayan, so hanggang doon na lang guys, no? Maraming salamat. Sana kung may problema man yung Almera nyo tulad nung ganyan, kayang-kaya nyo gawin yun. Tatanggalin nyo lang naman yung sakit tapos sabay tulak, ay yung tornilyo na dalawang gis tapos sabay tulak, automatic tapos na ang yung problema at hindi pa kayo matitikitan, di ba? So hanggang doon na lang guys. This is Bahay Darnet again. Maraming salamat po.